So farmer, yung ganitong sistema ng ating palayan, yung pinaka-perfect na time na dapat pag ganitong natuyuan, abunuan kaagad natin. Ang pag-aabuno ng palay ay isa sa pinaka-importanting bagay na dapat nating malaman. May mga ka-farmers tayo na nagtatanong, bakit complete fertilizer ang gamit mo at hindi urea? Gaano karami ang dapat naming i-apply sa aming palayan at kailan namin ito gagawin? Sa video na to, mga ka-farmers, ay tuturo ko sa inyo kung kailan nga ba tayo mag-a-apply ng unang abuno sa ating palayan. Ito ay napaka-importante upang masabayan natin yung paglaki ng palay. Pangalawa ay tuturo ko sa inyo kung anong abuno nga ba ang ating ilalagay o itatapon sa ating palayan. At pangatlo ay tuturo ko sa inyo kung gaano karami ang fertilizer na ilalagay natin sa ating palayan. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel. Ang ating palay ay nasa early tillering stage na, kaya makikita natin na mayroon na siyang mga suhi. Ito ay nasa 27 days na after sowing. At sa mga nakaraang video, pinakita ko sa inyo ang paggamit ng herbicide. At patay na nga yung mga damo. Naninilaw na sila. 5 araw na pagpapatubig natin ay pinatuyuan na natin ang ating palayan. Ito ay paghahanda na sa isa na namang gagawin natin. Ano nga ba ang nilalagay sa unang fertilizer application? Ka-farmer, napaka-importante ang tamang element na ilalagay natin sa ating mga palayan sa nakaraang cropping. Ang sabi ko sa inyo, ang gagamitin natin ay urea. Subalit ngayon, may nagtatanong na sa akin sa comment section kung bakit hindi urea ang gamit ko. Ngayon ka-farmer, ang tamang element na gagamitin natin sa unang fertilizer application ay complete fertilizer. At 1620. Ito ay base na rin sa palay chick application. Ito yung kanyang recommendation sa atin. Pero base sa aking research, ang urea ka-farmer ay maganda. Magiging birdie ang ating palayan. Subalit, sa early stage nito, kapag birdie ang ating palayan, ay magiging susceptible ito sa mga insekto o mga atake sa ating palay. Nakaraan ay nag-apply ako ng urea sa unang 10 araw pa lang. Kaya napansin ko sa mga sumunod na linggo ay binanatang kaagad ng mga puting paru-paro ang aking palayan at matindi ang kanilang tama. Kinakain nila ang chlorophyll ng dahon. Kaya maganda nga na birdie ang palay mo, pero matindi namang tamaan nito ng insekto. Kaya ang solusyon nyo, ka-farmer, ang gagamitin natin ay complete fertilizer. Bakit complete? May nitrogen, phosphorus, potassium. Ang nitrogen ay upang magpaberdi ng dahon. Ang phosphorus naman ay upang pagandahin ng kanyang root system. At ang potassium naman ay upang mas maging matibay sa mga insekto o matibay sa mga laban sa mga sakit. Siyempre mga ka-farmer, nakadepende pa rin ito sa inyong palayan kung gaano kataba ang inyong palayan o anong element ang kinakailangan. Ang complete fertilizer ay general na recommendation sa lahat ng mga palayan dito sa Pilipinas. At abangan mo maya ka-farmer sa dulo ng video, ituturo ko sa iyo kung paano magiging effective ang ating pag-abuno at hindi masasayang. Dahil maraming mga magsasaka ang nagkakamali dito at ito, natuklasan ko ng pinakadabis na pamamaraan na walang masasayang na abuno, o kung may masasayang man, kukunti lang sa ganitong pamamaraan. Siguradong hindi mo pa ito naririnig sa ibang mga farmers. Ngayon mga ka-farmers, natapos nating sagutin kung anong element ang ina-apply natin sa first fertilizer application. Sunod naman natin kung gaano karami ang dapat nating ilagay na fertilizer. Kung halimbawa ang palayan mo ay nasa 1 hektarya, sa akin ay malapit 1 hektarya. So kung 1 hektarya ang palayan mo, nakadepende kung anong gusto mong result ng iyong palayan. Kung gusto mo 1 hektarya, first fertilizer application mo na complete fertilizer ay 2 sako na 50 kilos. Pero nakadepende yan sa iyo kung gusto mong damihan o babawasan mo. Ngayon kung kalahating hektarya naman, 1 sako ay pupwede na. Maliban sa complete fertilizer, ay pwede ka rin gumamit ng 1620. May nitrogen at phosphorus. Pero ka-farmer, inuulit ko, kung pupwede lang, yun ang gagamitin natin. Iwasan muna nating magamit ng urea sa ganitong stage ng palay. Ang susunod na tanong, kailan ba talaga ang first fertilizer application? Ka-farmer, ang first fertilizer application, kapag sabog tanim ang iyong palay, ay nasa 12 to 16 days. Or pwede mong mas paagahin. Pwede mong gawing 10 days. Dito sa case ng aking palayan, ang pinaka-target ko ay 14 days. Subalit, inulan nga tayo. Nakaready na tayo magkabuno at inulan.
kaya umurong nang nasa 17 days. Ngayon, ang ginawa ko upang mas maging effective ang ating palayan, ang ating abono mga ka-farmer, mayroon tayong tinatawag na split application. Kasi itong mga yung palay natin, hindi naman sa kung gaano karaming abono itatapon mo diyan ay ma-absorb. Pwede ninyong subukan yung split application. Ibig sabihin, kung nag-abono kayo ng 12 days, mag-plus 7 ka lang. Ibig sabihin, aabot lang ng 7 days, hahatiin yung abono nyo. Halimbawa, dalawang sako ang abono nyo, katulad sa akin. So, isang sako mo na itatapon mo, tapos after 7 days, saka mo itatapon yung iba. Sa ganitong paraan, makikita mo kung saang area ka farmer, yung medyo kulang abono, doon mo siya tututukan. Yun na naman yung isa sa mga ipaprioritin mo. At yung maganda na, kahit kukunting abono na lang. Halimbawa, katulad nito ka farmer, green na green siya, tatapunan mo siyang abono pero kukunti na lang. Ipa-priority natin yung nangangailangan ng abono. Ngayon ka farmer, nasagot na natin ang tatlong tanong. So, anong abono ba yung i-apply natin sa first fertilizer application? Yun ay complete fertilizer o kaya naman ay 16-20-0. Kung bakit hindi natin na-apply yung urea, kasi mataas yung tsansa na mas prone ito sa mga insekto at akihin ito ng mga insekto. At prone din siya sa lajing o yung pagtumba dahil malambot yung kanyang katawan. Pangalawang tanong, gaano karami yung pwede nating i-apply na fertilizer? Nakadepende sa lawak ng inyong palayan at siyempre nakadepende sa sitwasyon ng inyong lupa. Ay, pwede niyong subukan ang isang hektarya, dalawang sako ng complete fertilizer sa unang fertilizer application. Kung halimbawa ang isang hektarya ang inyong palayan, ibig sabihin kung kalating hektarya, isang sako ng abuno. Then, ang pangatlong tanong, kung kailan ang tamang fertilizer application, yun ay gagawin nyo 10 to 14 days or 12 to 16 days. Diyan, kailangan nyo nang mag-apply ng first fertilizer application. Huwag kayong malilit masyado kasi ang palay ay kailangan na ng fertilizer. At huwag din masyadong maaga kasi ang palay ay maikli pa yung kanyang mga ugat. No? Ngayon, darako na tayo sa kung paano magiging effective ang pag-aabono natin sa ating palayan. Sa mga naunang video ko ka-farmer ay sinasabi ko sa inyo na kapag nag-abono tayo ay at least i-maintain natin yung 2 to 3 cm na lalim ng tubig dito sa ating palayan. Subalit ngayon ay i-upgrade natin ng konti dahil meron akong natuklasan na isa sa pinaka mabisang pamamaraan. Kung paano ito gawin, ganito. Ang una nating dapat gawin ay dapat patubigan na natin ang ating palayan. Ito ay matapos tayo mag-tupurdi, di ba? Katulad nito, nag-tupurdi tayo. Or kahit hindi kayo nag-tupurdi, basta ang importante dito ay papatubigan natin ang ating palayan. Ang hahabulin natin dito ka-farmer ay pumutik yung ibabaw ng lupa. Katulad nito mga ka-farmers, maputik na sa ibabaw, di ba? Okay na yan. Pag naabot na natin, nakuha na natin na maputik na yung ibabaw ng lupa, ang susunod natin gagawin ay pakakawalan natin ng tubig. Base sa aking pagre-research at nakadepende sa inyo ito ka-farmer kung gagayanin ninyo. Kung bakit ko to ginagawa, mayroon ako explanation patungkol dyan. Kapapatuyo pa lang natin ang palay. Ganyan na yung putik. So yan yung putik sa ibabaw, no? Ito na tamang panahon upang mag-apply tayo ng fertilizer. Bakit? Didikit agad dyan. At dahil mayroon siyang mamasa-masa at maputik siya, sigurado babaon yung fertilizer dyan. Yun ang pinaka the best. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit nga ba itong the best. Ang ating mga abuno kasi ay nasasayang sa pamamagitan ng volatility. Ibig sabihin nito kapag tumama siya sa lupa at walang tubig at sumingaw sa hangin, yun ay sayang. Hindi na pakinabangan yung nutrients ng ating palay. Volatile, ibig sabihin kapag sumingaw siya at hindi na-absorb ng lupa, hindi na-absorb ng roots, ay sayang. Ang pangalawa nito ka-farmer ay yung tinatawag na denitrification. Itong denitrification naman ay ganito. Kapag lubog yung ating palay sa tubigan, katulad yan, yan ay mayroon tayong mga tinatawag yan ng anaerobic bacteria. Itong mga anaerobic bacteria na to ay gumagana lang kapag mayroong tubig. Ngayon, paano nasasayang yung abono kapag nagtampon tayo ng abono dyan sa may tubig? Base sa pagkakaunawa ko, itong denitrification ay nangyayari kapag tumapon ka ng urea dyan. It is, ngayon ka farmer, itong mga anaerobic bacteria, i-convert niya ito into gas. At kapag na-convert na ng anaerobic bacteria ito into gas, ay masasayang na lang, no?
ito ay mag-i-skip na sa tubig. Ka-farmer, itong anaerobic bacteria ay nagiging present lang kapag prolong, umahaba yung ating patubig sa palayan. Mga sobra 2 araw ay depleted na yung oxygen sa tubig. Pero itong anaerobic bacteria ay wala doon sa mga fresh water, yung sa mga kapapasok pa lang na tubig sa ating palayan, at hindi siya stagnant na tubig. Kaya okay lang kung gusto nyo mag-abono na may tubig, basta ito ay bagong pasok na tubig at hindi yung tubig na naka-imbak na ng ilang araw o linggo dyan sa inyong palayan. Kapag may tubig, akala natin yung abono natin ay safe na, natunaw na, okay na yun. Hindi pala. Yun pala yung dahilan kung bakit kahit nag-abono ka, feeling mo parang kulang yung sustansya. Parang kulang yung abono na tinapon mo. Kundi, hindi naman pala kulang, kundi nasayang lang, dahil mayroong tubig, at sa loob ng tubig na yan ay mayroong tinatawag na anaerobic bacteria, at yun ang dahilan kung bakit nasayang ang iyong tinapon. Mapa urea yan, o complete fertilizer, mayroong 1620, may urea pa rin, so nasasayang yun. Kaya ang dabis na paraan ay patuyuan natin ating palay. Kaparmer, yung ganitong sistema ng ating palayan, yung pinaka-perfect na time na dapat mag-abuno na tayo. Ibig sabihin, hindi na natin patatagalin. Pag ganitong natuyuan, abunuan ka agad natin. At siguraduhin natin, mas maganda kung mag-aabuno tayo sa bandang hapon, kasi magdamag, malamig, yun ang pinaka the best. Huwag tayong mag-aabuno sa mainit na panahon at masasayang. At huwag din tayong mag-aabuno kung may siguradong paparating na ulan o mga bagyo at iba pa. Then pagkatapos nating maabunuhan ito, okay na, limba, nakapag-apply na tayo ng abuno, hintay tayo ng at least 1 araw o 2 araw. Huwag muna nating patutubigan pagkatapos nating mag-abuno. Hintayin muna natin na ma-absorb ng roots yung nutrients na tinapon natin, saka natin patutubigan. Kaya reminder din pala mga ka-farmers, kapag sa ganitong tillering stage yung ating palay, mas maganda rin na natutuyuan. Hindi siya nakabasta-basta na nakapatuloy-tuloy yung tubig, dahil kailangan din ng ugat na makahinga, at upang mas makagawa siya ng mas maraming tillers. Natapos na natin ka-farmers na abunuhan yung ating palay. Pagkatapos niyan ay saraduhan din kaagad natin yung mga pilapil, upang di na makalabas yung mga tubig na mga kanal-kanal. May dala kasing abuno yan. Hindi muna natin patutubigan sa loob ng 2 araw upang maminti natin na matuyo. Kasi kapag natuyo siya ng ganyan, nasa tillering stage, dumadami yung kanyang mga ugat at yung kanyang mga suhi. At isa pa, naiwasan natin yung pag-atake ng masyado ng mga piste, no? Meron ako nakikita ng mga piste dito. Ayan, no? Yan. Yan yung mga yung resulta ng puting paru-paro. At dahil diyan, papatuyuan natin siya hanggang sa tamtaman lang. Tingnan natin yung ating observation well. At ito ka farmer, yung ating observation well. Lagi nating titingnan yung kanyang tubig. Kapag paubos na yung tubig sa ay dapat dagdagan na natin. So ngayon, hindi pa natin siya dadagdagan. So, abangan mo ka farmers sa susunod ko na mga videos, yung ating second fertilizer application, third fertilizer, mga insecticide na gagamitin ko pa at iba pa. Abangan nyo na rin yung pagpapatubig at pagpapatuyo natin upang makuha natin yung tamang timing ng lahat ng gagawin natin. Maraming salamat mga ka-farmers sa inyong panonood sa araw na ito. Thank you for sharing, salamat sa pag-like, at salamat po sa inyong pag-comment, sa inyong patuloy na suporta sa ating channel, at lumalago na po ang ating channel. Ka-farmer, kung sa palagay mo yung video na ito ay importante sa bawat magsasaka, i-share mo na yung video na ito para hindi lang ikaw yung makinabang. At kung nagustuhan mo yung video na ito, ismas mo na ka-farmer yung like button bilang suporta sa ating mga ina-upload na videos. At kung di ka pa nakakapag-subscribe, please do subscribe, at parami na tayo ng parami. Abangan nyo rin po sa mga susunod natin na mga video. At kung hindi mo pa napapanood yung pag-spray ko ng herbicide at iba pa, ay pwede mong balikan pagkatapos ng video na to. Kita-kits tayo sa susunod na video. Abangan mo rin ang susunod pa nating i-upload na mga video. Happy farming!